Renting versus buying a house. So dito po sa renting versus buying a house, ang pag-uusapan natin, ano ba yung mga advantages and disadvantages of renting and buying a house? Ano yung tinatawag nating unrecoverable costs? At ano ba yung mga property tax maintenance and financing costs? Okay, sige nga, mag-quiz muna tayo. True or false? Bumili na lang ng bahay kung pareho naman ang renta na binabayaran sa hulog sa bahay kada buwan. Oh, sige, true or false? Abangan nyo ang aking sagot dyan mamaya. Ano? So, ano po ba yung ating advantages ng renting versus buying a house? So, of course, ang advantage ng renting ay flexibility and mobility. Anytime pwede mong iwanan, no? No, hindi mo 'yan magagawa kapag bibili ka ng bahay, no? Kung mahirap magbenta ng bahay. Ayun. And ang disadvantages naman ng renting, of course, that's money down the drain. Hindi mo na 'yan mababawi, no? Sa pagbahay 'yan, yung binibili mo, may part na nagiging iyon na habang nagbabayad ka ng mortgage mo, no? Ang advantage ng renting, predictable yung monthly expense mo. Kasi wala kang iisipin na maintenance, masisira, ganyan. Kasi ang landlord ang magpapagawa niyan. Ang disadvantage nga lang kapag nagre-rent ay tumataas syempre yung rent. At kadalasan ay every year yan, no? Or every 2 years. Hindi mo ito nararanasan kapag ikaw ay may sariling bahay kasi hindi ka nagbabayad ng renta. Pero mas unpredictable. Minsan ako talaga may mga ganun na, no? May experience nga ako na may tulo yung bahay, nagtumulo kasi mga 10 years na, no? Tapos si Papa ay kumuha ng sabi niya, oh, yung kapitbahay natin, ganyan, siya yung kumuha, ganyan. Oh my God, pinaayos lahat yung bubong. Pero ibang bubong yung ginawa. Kasi may dalawa kami. Kasi sabi ko, Papa, ang sakit ko naman sa ulo. Ito yung may tulo, oh. Pero ang ginawa mo, iba. Anyway, dahil tatay ko siya, go lang, di ba? Ang mga gagawa natin, di ba? Tatay ko yon, love ko yon, di ba? So yon, renting advantage, walang maintenance. Kasi sa landlord nga yan, no? Pero ang disadvantage naman yan ay the landlord may sell the property anytime o di wala ka ng bahay, no? So ano pa yung mga advantages and disadvantages naman for buying a house? Advantage niyan is of course ownership and rootedness. Disadvantages is the high upfront cost. Di ba sabi ko nga, ay kailangan mo mag-save ng pang down payment at ang rule natin dyan ay 20%, no? Advantages ng buying a house, of course, you have a sense of security kasi sa iyo yan talaga eh. Pero ang disadvantage naman yan ay maintenance, tax, and insurance. Kasi, naku, nagbabayad ka ha ng tax every year, yung maintenance cost mo. Naku, lalo na kapag mga condominium kasi yung maintenance cost mo ay talagang buwan-buwan mo rin binabayaran, no, sa pamamagitan ng inyong mga association dues. At syempre, kailangan mo rin yan bilhan ng insurance kasi kung mabaha ka, masunugan, at least protected ka, no? Things na hindi mo binabayaran kapag ikaw ay nagre-renta. Customized according to your preference ang pagkakaroon ng sariling bahay. Siyempre, pwede mong ipa-design yan at kung ganito kalaking kusina ang gusto ko, ganito ang kalaking gusto ko 100 square meters ang aking toilet, ganyan. Ikaw na, di ba? Sobrang laki. Pero ang disadvantage, you have to pay interest expense on the housing loan. Okay? Ang advantage din ng pagbili ng bahay, land appreciation of course, pero nagde-depreciate naman yung ating building. Okay, to determine whether we should buy or rent a house, kailangan nating maintindihan yung konsepto na tinatawag nating unrecoverable costs. So itong unrecoverable costs natin, these are expenses that don't lead to asset accumulation. So ito yung palabas na pera, no? So money spent without financial gain, and this is actually money down the drain na ibigay mo na yaan, no? So ano yung mga examples natin yan? Of course, in the housing perspective, no, renting or buying a house. So yung monthly rent, unrecoverable cost yan, di ba? Kasi hindi mo na yan mababawi eh, binigay mo na yan sa landlord, kita na ng landlord yon. Okay. Ang monthly mortgage mo, pag nagbabayad ka naman ng monthly mortgage mo para sa bahay na binili mo, no, part of that is recoverable and partly unrecoverable.
yung recoverable part niyan is the principal payment. Kasi yung ibinabayad mong part doon sa loan na yan, napupunta doon sa principal, which becomes part of your asset. So, the principal payment is recoverable because that's asset accumulation. Yung bahagi na ibinayad mo sa interest, yan naman yung unrecoverable portion noong ating housing loan. Okay. So, ano yung rule natin sa pagbili or ano bang better, bumili or mag-rent ng bahay? We will compare unrecoverable costs of renting and unrecoverable costs of buying a house. So, iko-compare natin siya. So, doon sa renting a house, for example, ano, ang ating unrecoverable cost dyan talaga is the monthly rent, which is, let's say, 10,000 pesos. Okay? 10,000 pesos. In buying a house, meron tayong typically tatlong unrecoverable costs, no? Property, taxes, and insurance, maintenance cost, and our financing cost. Okay? So, isa lang doon sa renting a house, yung ating unrecoverable cost, that is the monthly rent. Pero yung buying a house, property tax, insurance, maintenance cost, and financing cost. Okay? So, sa Philippines, na Philippine setting, ano, ang usual na property tax natin, ano, and insurance is about 1% of the property. Sa OECD countries, no, nasa 1% din. So mga USA, Australia, Canada, Europe, ganyan, no, OECD countries yung mga yon, no. Ang maintenance cost sa Pilipinas is 2% of the property value. Sa OECD ay 1% of the property value per year ito, no, of the property value per year. Okay? At kapag tayo ay nagloan naman, it's financing cost, 9% of the property value per year dito sa Pilipinas and 6% of the property value per year naman usually sa mga OECD countries. Okay? So, kung i-apply natin yan at ang housing value, no, na bibili natin ay 1.5 million pesos, so yung property tax, taxes and insurance natin na 1% ay equivalent to 15,000 pesos per year. Yung 2% na maintenance cost natin ay nasa 30,000 pesos per year. At yung financing cost natin ay 9% per annum or 135,000 pesos per year. So, i-add natin itong ngayon lahat, 15,000 plus 30 plus 135,000, that's 180,000. Divide natin by 12 months. So, ang ating monthly unrecoverable cost for buying a house is 15,000 pesos. So, ngayon, i-compare natin yan doon sa ating renting versus buying a house. So, yung rental natin ay 10,000 pesos per month, while yung ating buying a house na worth 1.5 million pesos ay 15,000 pesos per month. So, ang lumalabas dito ay mas maganda na magre-rent ka na lang muna, no? Kasi 10,000 pesos per month lang yung unrecoverable cost mo, samantalang 15,000 pesos per month yung unrecoverable cost mo kapag bumili ka ng bahay. So, ano yung pwede nating recourse dito? Aba, edi po pwedeng ang gawin mo ay babaan mo. Instead na 1.5 million yung bibilihin mong bahay, gawin mong 1 million. No? So, yung 1 million na yan, kapag kinumpute na natin, malamang nasa 10,000 pesos yan, ano, doon sa ating calculation kanina, doon sa ating mga unrecoverable costs, no? And kung pareho na sila, eh para sa akin, mas maganda na bumili na ng bahay kasi magiging iyon na yun, di ba? So, ang labanan po sa pagbili, kung i-compare, no, kung tayo ay bibili or mag-re-rent, ang labanan ay unrecoverable costs. Okay? Dapat po, ang ating sagot dyan ay false! Di ba? Ay, sabi ni, ano, ni Surprise Camera, ay nako, basta ako, bibili lang po ako, basta may money. Drama, tama din naman, di ba? So, yun. So, naku, nagbago pa lang sagot yung iba, no? False po ang, ang sagot dito. Ayan. So, at least si Maria Teresa ay check yung kanyang sagot. So, false, okay?
yung sagot natin dyan. Naku, eh kung yun naman pala, ay kailangan nyo pong umattend ng ating mga seminars pa para mas matuto. Na? So, ako po si Sir Vince, nagsasabing ang pagyaman na pag-aaralan at na pagtutulungan.